Ha? Bibigay ko na sa iyo ang pagkakataon at purihin ng Panginoon. Happy Sabbath po ulit, and good morning po sa lahat. So magabi po, para sa mga ngayon lang po dumating, pinagpapaaralan po natin ang Revival and Reformation sa Bible. Sa Bible, at napakaraming Revival and Reformation sa Bible. At nakita po, sasamari ko po una ngayong umaga, yung nakita ko sa lahat ng Revival and Reformation sa Bible, sa Great Controversy at saka sa Spirit of Prophecy at saka in the Last Days. Ang mga factors po para sa Revival and Reformation na nakita ko po sa Bible, sila po ay unang-una nagbabasa ng mga batas ng Diyos, the law of the Lord. Pag sila ay na-discover nila ang mga scrolls na sinulat ni Moses, na pinaalam sa kanya ng Panginoon, at binasa nila ang law of the Lord, sila po ay nakukonberte. Dahil ang sabi sa Psalm, ang explanation ko pala nun ay sa Psalm 19:7, ang sabi, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Kaya pala pag pinipreach natin ang Ten Commandments, maraming nagbabago. Dahil ang batas ng Diyos, natural, sabi sa Biblia, ay nagko-convert ng ating mga puso. Ang isa pong nakita ko sa Bible na nangyayari sa Revival and Reformation ay katulad niyan, sila Moses. Sa Exodus 32 and 33, pag binasa po natin yan, pag nalaman ng mga anak ng Diyos, ang nais ng Diyos ipagawa sa kanila, sila ay nagbabago. Sila ay nagbubuhay ang kanilang pananampalataya. At anong resulta? Ginawa nila ang simbahan, ang tabernacle. Okay, so kung yan ang mga nagiging epekto, pag nabasa ang mga utos ng Diyos sa Bible, merong reaction sa mga anak ng Diyos. Inaayos nila ang sambahan, ang bahay-sambahan. They built the tabernacle. Yan. Sa Exodus 33 at saka 32. Ang isa pa pong factor na nangyayari sa pag nagre-revival and reformation, sila po ay nananalangin. Prayer. Sabi dito sa ibang mga revivalist, they called for a prayer, hindi lang prayer. Yung ibang revivalist, nagpatawag sila ng fast sa buong bayan. Mag-fasting tayo dahil ang dami nating nalamang kasalanan natin, kasalanan ng mga ninuno natin, mga idols, kailangan ipatanggal. At tulad dyan kay David. Okay, sino pa? Si Samuel. Ang nangyari sa 1 Samuel 7:2-13, they promised to make God first in their lives by destroying the idols. Okay, sa Samuel. Tingnan natin sa Samuel 7:2. First Samuel 7:2. Saan yung Bible ko? Okay, ang sabi dyan, and it came to pass while the ark abode in Kiriath-Jerim, and the time was long, for it was 20 years, and all the house of Israel lamented after the Lord. Sa ating mga buhay, mga kapatid, ang batas ng Diyos minsan ay malayo sa ating puso, malayo sa ating tahanan. At pag malayo ang mga salita ng Diyos, tayo ay naglalament. Ang sabi dyan, nung malayo ang Ten Commandments, ang Ark of the Covenant sa bahay ng Israel, sila ay malungkot. Kaya kailangan ilapit ang Biblia, ang mga salita ng Diyos, ilapit yan sa ating tahanan upang tayo ay maging masaya. And Samuel spake unto all the house of Israel, saying, if ye do return unto the Lord with all your hearts, and put away the strange gods and Ashtaroth among you, and prepare your hearts unto the Lord, and serve Him only, and He will deliver you out of the hands of the Philistines. Tayo po ba ay kinukonsume ng mga kalaban natin? Tayo po ba ay naatake as a modern Israelites ng mga Philistines, ng mga makamundong bagay? Baka po ang batas ng Diyos ay malayo na sa atin.
baka hindi natin na-re-refresh na basahin ang mga utos ng Diyos sa ating Biblia. Ang sabi ni Samuel, kung tayo ay magbabalik ng lahat ng ating mga puso sa Panginoon at ilalayo natin ang mga Diyos-Diyosan. Ano po ba ang mga Diyos-Diyosan sa ating mga modernong mga panahon? Meron dyan. Artista. Oh, sabi ni Ma'am. Tayo ba ay gustong magpa-picture masyado doon kaysa magbasa ng Bible? Nako. Meron din dyan, sinasabi, yung TV. Oh, lalo na pag hindi ang pinapanood nyo ay Hope Channel o kaya 3ABN. Oh. Mas matagal po ba ang panonood natin ng mga drama kaysa sa pagbabasa ng Biblia? Yan po ang mga modernong mga idol. Meron pang mga idol na nagiging yung sarili. Ang tawag doon ay self-idolatry. Salamin tayo ng salamin. ng salamin. Imbis na tinitingnan natin ang glory ng Panginoon sa Bible at sa nature, tinitingnan na lang natin ang ating sarili. Paano ba ako magiging mas kagwising gwapo ni ganto, mas kasing ganda ni ganto? Paano ko ba? Ako! Yan po ang nagiging mga idols. Meron pang isa. Matindi ito. Pag sobra nating tutok sa ating sarili, gusto natin makuha lahat ng attention ng lahat ng mga tao. Yan ang naging problema ni Satanas, ni Lucifer sa langit. Dahil binigyan siya ng kagandahan, kagwapuhan ng mga talento, siya ay nagmalaki sa kanyang puso. Nagkaroon siya ng self-idolatry. Kaya pag tayo'y nagbibihis, hindi upang makuha lahat ng attention ng lahat ng mga tao. Ang sabi ng Biblia, tayo ay maging simple ang pananamit. Ang kagandahan ay yung nasa ating puso. A right spirit. Hindi yung outward o adornment ng ating pananamit, kundi yung simple na pananamit. Okay, yan ang mga strange gods and Astaroth among you. So tayo ay magbalik at tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. Okay, anong ginawa ng Israelites? Then the children of Israel put away their idols and served God only. Pag nalalaman ng mga anak ng Diyos ang kanilang mga kamalian, sila ay nagsisisi at sila ay nagbabalik sa Panginoon. And Samuel said, gather all Israel to Mizpah and I will pray for you unto the Lord. Ang mga nagsisisi ay pinapanalangin ng pastor, pinapanalangin ng propeta at nananalangin sila lahat. Hindi makakaligtaan sa revival and reformation ang pananalangin. And they gather. Wow, hindi ka pwedeng. Siguro pwede kang mag-revival and reformation mag-isa. Pero sa Bible, ang revival and reformation, gathering. Ayan, nakasulat po. And they gathered together. Marami ang nagre-revival and reformation and drew water and poured it out before the Lord and fasted on that day. Aba, minsan, may isa pang idol, ang pagkain. Nako. Ito ang isa sa mga pinakamahirap ma-overcome. Pag sinasabihan na tayo, tanggalin ito, tayo ay nagagalit na. Bakit ba tayo nagagalit? Dahil yung idol ay tinatanggal sa atin. Kaya kailangan ng fasting. Yung fasting ay nangyayari sa Bible. Hindi ko po alam kung paano i-explain ang fasting. Ang nakikita ko lang sa Bible, pag nag-fasting ang mga tao, maraming nangyayaring magagaling na mga pangyayari spiritually. Si Jesus Christ nag-fasting. Pagkatapos niya mag-fasting, yung unang miracle niya. At saka yung pagtawag niya ng mga disciples. Si Moses, hindi rin kumain dun sa bundok. Pagkatapos nun, nagdala siya ng 10 commandments at pinagawa niya yung tabernacle ng Panginoon. Si Elijah, nag-fasting dun sa ilang. Pagkatapos nun, siya ay dinala sa langit. Lahat ng nangyayari may fasting, maliban dun sa Pharisees. Yung Pharisees, nag-fasting every week. Kaya lang, hindi sila gumagawa ng mission. Hindi sila nag-witnessing. Hindi sila nag-evangelism. So, yung Pharisees, nagbabasa ng Bible. Nagpa-fasting. Nananalangin. Pero hindi nag-outreach. Oh, kulang ng outreach. Kaya yung nag-outreach, pinersecute nila. Aha. Si Jesus na missionary at yung mga disciples na gumagawa ng gospel, naging persecutor ay yung mga missionary. Kaya mag-iingat tayo kung tayo nagbabasa lang at nananalangin lang at nagpa-fasting lang at nagiging religious lang,
at hindi gumagawa ng great commission, ng missionary work, ng outreach activities, puro sarili lang, pagpapabaran, sarili lang sa sarili, hindi natin sinishare sa iba ang ating natutunan, baka tayo ay naging katulad ng Pharisees. Okay, pero maganda yung fasting. On that day, they said, "We have sinned against the Lord." Yun ang pinakamahalaga sa revival and reformation. Walang magbabago kung hindi natin nalalaman ang ating kasalanan. Walang magbabago kung hindi natin inaamin ang ating kasalanan. Repentance ang kailangan. Pag hindi natin klaro, pag hindi sa atin klaro ang utos ng Diyos, pag hindi natin inaamin ang ating kasalanan, walang repentance, walang revival and reformation. And they said, "We have sinned against the Lord." And Samuel judged the children of Israel in Mizpeh. Bawal po ba mag-judge? Di ba sabi sa Bible? Do not judge. Pero may book, Judges 1 at saka Judges 2. Paano natin i-explain? Kasi maraming nagtatanong nito sa internet, "Sir, do not judge, do not judge." Sabi ko, bakit may dalawang book na Judges 1, Judges 2? Tapos sabi dyan, "Judge righteously." Sabi pa dyan, "Samuel judged the children of Israel." Kasi meron pong dalawang ibig sabihin, two or more, pag tingin niyo sa dictionary, yung judge. Yung judge na tao, isa yun. Yung judge na action, isa yun. Yung judge na i-condemn mo, isa pa yun. So yung sinasabing do not judge, yung i-condemn mo, ang ibig sabihin. Yung judge righteously, yung ititimbangin mo yung tama at mali, at kung ano yung kailangan gawin, yun ang gagawin. Di ba sabi rin sa Bible kasi, judge righteously. So anong ginawa ni Samuel? He judged the children of Israel in Mizpeh para malaman ang tama at saka ang mali. Because we have to call sin by its right name. Okay, ano nangyari? So 1 Samuel 7:7, "And when the Philistines heard that the children of Israel were gathered together in Mizpeh, the Lord's Philistines went up against Israel." Mga kapatid, pag merong revival and reformation, ang kaaway may plano rin atakihin ang mga nagre-revival and reformation. "And when the children of Israel heard it, they were afraid of the persecution of the Philistines. And the children of Israel said to Samuel, 'Cease not to cry unto the Lord, for God is for us, that He will save us out of the hand of the Philistines.'" Pero ang persecution ay mayroong mabuting epekto sa mga naniniwala sa Diyos. Dahil sila ay mananalangin pang mas lalo. Tatawag sila sa pangalan ng Panginoon. Sabi nila, "Huwag kayong tumigil, Samuel. Mag-pray." And Samuel took a sucking lamb and offered it for a burnt offering unto the Lord. Pag tayo ay may revival and reformation, hindi nakakaligtaan ang offering. Kaya mamaya, pag kolekta ng offering, yung ating pasasalamat, yung mga sin offering, kung marami tayong mga pinatawad na mga kasalanan, pinatawad ng Diyos na kasalanan, meron yan pa ng sinasabi sa Bible, mga offering, yung mga peace offering. Dati kalaban, malayo tayo sa Diyos. Ngayon, we are at peace with God. Dahil tayo ay nagsisi sa ating kasalanan, may offering din yan sa Bible. Okay. "Holy unto the Lord, and Samuel cried unto the Lord for Israel, and the Lord heard him." Bakit nakikinig ang Diyos kay Samuel? Dahil nagsisi ang Israel. Dahil kailangan nila ng tulong. Dahil nagbasa sila ng Bible. Pag siniseryoso natin ang mga utos ng Diyos, pag tayo ay nanalangin, siseryosohin din tayo ng Diyos. Pag hindi natin inaalis ang kasalanan sa ating mga buhay, merong malaking distansya sa ating Diyos. Sin separates us from God. Pero pag nag-repent tayo mga kaibigan sa ating kasalanan, lumalapit ang Diyos, ay nakikinig, mas madaling makausap ang Diyos. Dahil pag tinanggal ng Diyos ang ating kasalanan, sabi sa Bible, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world." Kaya ng Diyos tanggalin ang kasalanan natin. At pag naintindihan natin na tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan, pwede na tayong tumingin sa Panginoon. Makikita natin, hindi na tayong takot dumating ang second coming at makita si Jesus Christ. Pero pag ang kasalanan ay hindi natin matanggal sa ating mga puso, pag dumating ang Diyos, nako, tayo ay kakabahan at magtatago. Parang tayo mga bata, pag tayo may ninakaw, ayaw natin tumingin sa ating mga magulang. Diba? Pag tayo ay nangupya sa klase, hindi ka na tayo makatingin sa ating teacher. Pero, pag tayo ay nagsisi, at maayos na ang relationship natin sa kung kanino tayo nagkasala,
pwede na tayong tumingin. Kaya ganyan din ang ating Panginoon. Mabuti na lang, mayroong kapatawaran. Kung saan maraming kasalanan, mas marami ang kapatawaran. Okay. So, as Samuel was offering up the burnt offering, baka sasabihin nyo, bakit ako mag-offering? Hindi naman ginagastos ng tama ng church yung offering. Mga kaibigan, sa Biblia, ang offering sinusunog lang. So, pag nag-offering kayo at sinunog yung offering, ganyan ang ginagawa sa Bible. Ayun, no? Burnt offering. Mag-offering lang. Noong panahon ni Jesus Christ, ang mga Pariseo ba ay hindi kurakot? Bakit sinasabi ni Jesus Christ yung naglagay ng dalawang mites, mas marami pa siyang nilagay? Ina-advertise niya ang offering. Kahit na hindi perfect ang church, ay mag-offering pa rin. Dahil yan ay pagdi-deny ng ating selfishness. By the way, the Adventist Church is the ordained by God to spread the gospel. Kung gusto niyo mag-ministry, gusto niyo ipangarap ang ebanghelyo, wala kayong, ang pinaka-the best na nagbigay kayo ay offering and tithe. Alam niyo kung bakit? Kaya niyo bang mag-hire ng sarili niyong pastor na magpupunta sa Africa, sa Indonesia, sa North Korea, kung saan-saan? Kaya niyo bang magpatay ng sarili niyong AUP? Kaya niyo bang magpatay ng sarili niyong MAMSI? Kaya niyo bang magpatay ng sarili niyong IAS na pag-aaralin ang mga pinakamagagaling ng mga pastor sa palibot ng Southeast Asia, ng Asia, ng Africa? Kaya niyo bang magpatay ng Andrews University? Mas madali, magbigay na lang sa church at yung church, ginagawa yung lahat. Pag nagbigay kayo ng tithe and offering sa church, lahat ng Adventist institution sa inyo, may part kayo dyan. Pag nakita niyo AUP, may part ako dyan. Kasi lahat ng mga institution ng church ay sinisimulan yan ng mga tithes and mga pera ng church. Siyempre, naniningil sila ng vision para maging self-sustaining. Para may yung iba namang offering at tithe ay maisimula naman yung ibang mga school doon sa mga lugar na mga mas mahihirap. Oh, di ba? So, mabuti na lang tayo dito sa South Central Luzon. Conference na tayo. Ang ibig sabihin niyan, kaya natin pasilduhan yung mga pastor sa ating mga tithes. Yung mga mission, yung tithes nila, kulang pa sa lahat ng pastor nila. Kaya yung mga conference, nagbibigay ng pera dun sa mga mission. Ang ganda ng church natin. Ganyan yung nangyayari sa Bible. Yung mga sobra dito, dinadala ni Pablo dun sa kabila, dun sa kung saan kailangan. Kaya pag tinignan niyo yung Adventist directory, may mga mission, may mga conference. Yung mga conference, sapat na ang kanilang tithe sa kanilang mga employees. Yung mga mission, kulang. Saan kumukuha ng pera yung mission? Pinapadala ng mga conference. Yan po ang systematic stewardship. At ang maganda pa dyan, lahat ng binibigay natin sa church, sa gawain, sa suporta sa gawain, pumupunta yan sa langit, mga kapatid. Sabi, lay not your treasure on earth where moth and rust will destroy it, but lay your treasure in heaven. Di ba? Lahat ng ibibigay ninyong offering, kahit palagay nyo, biniburnt offering lang yan, nakalista yan sa langit. Sabi sa Christian service, every good deed is immortalized. Hindi na i-erase ang nakalista ng mga offering ninyo sa langit. And when Jesus comes, Revelation 22:12, for behold, I come quickly, and my reward is with me, to give according to everyone as his work shall be. Hindi tayo naliligtas dahil sa offering. Pero, pag naligtas tayo, ang reward natin, depende kung gaano karaming ginawa nating kabutihan kasama ng offering. So kung gusto nyo ma-convert ang inyong mga piso sa ginto, yun, ilagay nyo sa offering bag. Diba? Ganun lang talaga, yun ang sabi sa Bible. Send your treasure to heaven, laying up your treasure in heaven. Okay, anong nangyari pagkatapos nila mag-offering? Lumapit yung persecutor, yung Philippines. Hindi pala Philistines yan. Philistines, hindi Philippines. Drew near to battle against Israel, and the Lord thundered with a great thunder on that day upon the Philistines. Kumulog ng napakalakas at natakot, and discomfited them, and they were smitten before Israel. Grabe mga kaibigan. Ang Diyos natin ay napakalakas, isang kidlat lang. Takot lahat ng mga kaaway ng ating Panginoon. Ang mahalaga ay tayo ay nasa side ng Diyos. Paano nangyayari yun?
kailangan natin malaman ang law of the Lord buo sa buong Bible and lahat ng mga propeta na pinapadala ng Diyos kasama si Ellen G. White. Dahil ang sabi sa Bible, in the last days, my spirit shall be poured out into all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and your old men shall dream dreams, and there will be wonders in the earth, in the heaven, in the sea, of fire, smoke, and water. So, yung mga prophecy, kaya sabi ni Jesus Christ, nung siya ay papaalis, I am going to leave, but I will send you a comforter, who will teach you all things whatsoever I have taught you. So, yung comforter po na sinasabi ay yung Holy Spirit. Di ba po? At yung Holy Spirit ang nag-i-impress sa lahat ng sumulat ng Bible. Yung Holy Spirit din ang nag-i-impress kay John the Revelator. Kaya yung revelation, sabi the revelation of Jesus Christ. Paano naging revelation of Jesus Christ yun? Wala naman si Jesus Christ doon. In-impress yun ng Holy Spirit ang message from Jesus Christ through the Holy Spirit to John the Revelator, kaya revelation of Jesus Christ. Therefore, yung mga taong sumusulat with the impression from the Holy Spirit, they are also speaking in Jesus' name, in from God the Father, from Jesus, through the Holy Spirit. And kasama dyan si Ellen G. White. Bakit? Because we have the tests of the prophet. Sabi, by their fruits ye shall know them. Tayo ang pinakamaraming hospital at pinakamaraming schools na Protestant church. Bago pa dumating yung mga science na magagaling sa medicine, alam na natin na yung mga bagay na ito ay hindi maganda sa ating kalusugan. 150 plus years ago, yung may mga predictions si Ellen G. White na may mga fire na tatama dun sa mga buildings sa New York at nangyari nung recently lang yung mga two towers. At saka kung ano pa, at saka by their fruits ye shall know them. Marami siyang nasulat ng mga aklat. Yung ibang denomination, may spirit of prophecy daw. Kunti lang. Pero sa atin, ang dami. Hindi nga natin matapos-tapos basahin. Kaya, yung mga yan ay pinapaniwalaan ng ating church na bilang propeta. At saka wala si Ellen G. White sinasabi na hindi ayon sa Biblia. Hindi nagkocontradict sa Bible. Sabi sa first song, sa if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So yung mga nagpo-prophesy daw, pag hindi sila nag-speak ayon sa law and testimony, it is because there is no light in them. Okay, yan. Okay, ano nangyari? Ba't tayo napunta dun? Dahil, okay, sige, tuloy na lang natin. So natalo yung mga Philistines. And they Samuel took the stone and said, "Mipen Mizpah," and said, "Hither to." So meron ulit silang sacrifice pagkatapos sila manalo sa gera. So the Philistines were subdued and came no longer to the cause and the hand was all the days of Samuel. Pag tayo ay sumusunod at nagkakaroon ng revival and reformation, pati mga kaaway natin takot sa atin. Hindi na sila atake dahil nakikita nila ang kamay ng Diyos na nasa likod natin. And the cities of okay. And the cities of Israel were restored to Israel. Wow! Yung mga ating mga anak na mga nag-backslide, bumabalik. Wow! Mga magulang, kung meron tayong mga anak na hindi na medyo naliligaw, baka tayo mismo ay kailangan ng revival and reformation para magbalik din ang ating mga anak sa pananampalataya. And the cities which were the Philistines had taken were restored to Israel. Pag meron tayong mga kamag-anak na wala na sa pananampalataya o nanghihina sa pananampalataya o mga kaibigan na nanghihina sa pananampalataya, baka kailangan tayo mismo ang ma-revive and ma-reform upang ang influensya natin ay maka-apekto sa kanila. Si Martin Luther sa book na Great Controversy, siya ay grabe ang panalangin. At sa sobrang grabe ng panalangin niya at relationship niya sa ating Panginoon, walang krimen na nangyayari kung saan siya pari. Walang krimen, walang napapatay, walang tao sa sugalan, walang mga prostitute, walang nagnanakaw sa kung saan siya nagpapari. Dahil grabe ang relationship niya sa Panginoon. Ibig sabihin, tayo mismo ang ating mga buhay ay mag-exert ng influence sa mga taong nasa paligid natin. Yan, nakikita nila yan. Si Moses, nung siya ay galing sa taas ng Sinai, ng Mount Sinai, nung nakita niya ang likod ng Diyos, likod lang, kasi hindi niya pwedeng tingnan ang mukha ng Diyos,
Dahil meron tayong mga kasalanan na nature, pag nakita natin ang Diyos, tayo ay masusunog. Ang kasalanan ay nakakasunog. Sin, parang gasolina. Pag nilapit mo sa apoy, sumasabog yan. So sin is combustible in the sight of God. So si Moses nung nasa Mount Sinai, pagbaba ni Moses, nagkuglow ang kanyang mukha. Pagtingin ng mga Israelite sa kanya, nagkuglow ang mukha. Yan ang nangyayari pag tayo ay nagbabasa, lumalapit tayo sa Panginoon. Ang influence natin ay nakikita ng mga tao at sila rin ay nagsisisi. Ito sa isang aking aklat na inarbor ko sa isang ating mga pastor sa Ayas. Meron ditong isang napaka-spiritual na tao. Nakatingin lang siya sa train. Yung mga tao sa train nagsisisi. Grabe, ano? Grabe ang spiritual life ito. Okay. Pag marami pang panahon, mamayang hapon, magkarating tayo siyan sa mga kwento. Okay. And he built an altar unto the Lord. Ang ganda, when there is revival and reformation, there is success against the enemies. The enemies are afraid. There is restoration of the lost land, lost people, lost relatives, lost country, and there is another building of an altar for the Lord. Okay, isa lang yan sa mga revival and reformation sa Bible. Ano pa? Si David, 2 Samuel 6, brought the Ark of the Covenant to Jerusalem. Praise God with instruments. Tingnan natin ito ng madali lang, 2 Samuel 6. Alam niyo mga kaibigan, hindi na ako nakagawa ng PowerPoint dahil wala naman ako nakitang PowerPoint sa Bible. Joke lang po yan. Nakita ko sa Bible, ang nangyayari sa revival and reformation, nagbabasa sila ng Bible, ng scripture, at ini-explain nila sa mga tao. Simula umaga hanggang tanghali, ng ilang araw. Pero ngayon, weekend lang, kaya bibilisan ko. And again, David gathered to all. So, wala. Ang revival and reformation formula, napaka-klaro sa Bible. Bible, prayer, Holy Spirit, repentance, confession of sin, humility. Hindi tayo mag-confess kung tayo ay mayabang. Yung mga Pharisee, hindi talaga nagsisisi yun kasi maraming spiritual pride. Alam niyo yung spiritual pride? Dahil matanda na ako sa iglesia, ngayon kakarating mo lang, hindi ko nga alam kung sino ka. Bakit sasabihin mo mali yung ginagawa ko? Yun ang mahirap. Dahil sa ating experience, matigas na ang ating ulo. Sabi sa Bible, we are a stiff-necked nation. Hindi tayo makaliko ng ating mga shoulder at saka ng mga ating mga leeg. Okay, and David gathered together all the chosen men of Israel to bring up the Ark of the God, whose name is called, okay, dwelleth between the cherubim. So, ganito na naman, kailangan ibalik ang law of the Lord sa puso ng mga Israelites. And they set the Ark of the Covenant of the God upon a new cart and brought it out of the house of Abinadab that was, bakit bago yung cart? Anong spiritual na ibig sabihin yan? Pinakamahalaga, ang best na mga pera natin, na mga gamit natin, ay pinakamagandang gamit niyan sa gawain. Kung kayo bibili ng kotse, sa gawain ang pinakamagandang gamit niyan. Kung kayo bibili ng camera, sa gawain ang pinakamagandang gamit niyan. Kung kayo bibili ng mga speaker, sa gawain ang pinakamagandang gamit niyan. Dahil nagagamit na ngayon at kumukuha pa yan ng mga kaluluwa para sa ating Panginoon. And brought it to the house of Abinadab and also in Gibeah and Uzzah and the sons of Aaron. Drew up near the new cart and they brought it to the house of Abinadab. And David also in the house prayed before the Lord in all the manner of instruments made of fir wood and cornets and cymbals. When they came to Nachon's threshing floor, Uzzah put forth his hand. Ano nangyari kay Uzzah? Sinuportahan niya yung ark nung nakumok and took hold of it and the anger of the Lord was kindled against Uzzah and God smote him. Bakit tumutulong lang naman si Uzzah? Malibang tumulong sa gawain? Meron pang isang example. Yung anak ni Eli, matitigas din ang ulo. Ang sabi ng law of God, ang apoy lang sa tabernacle ay yung apoy galing sa langit. Pero sila, gumamit ng pusporo.
Hindi ko alam kung may kuskuruna ng unang panahon. Pero they used strange fire. And because of that, nagalit ang Diyos sa kanila. Ibig sabihin mga kaibigan, sa pang-example, si Cain at si Abel. Si Cain nagbigay naman ng offering. Gulay nga lang. Bakit nagalit ang Diyos sa kanya? Bakit hindi tinanggap ang kanyang offering? Masama ba ang offering? Alam niyo kung anong lesson makikita natin sa lahat na ito? Sa gawain ng Diyos, merong mga instruction. At kailangan natin sundin ang mga instruction. Pag sinabi ng Diyos, huwag niyong hawakan ng ark, huwag niyong hawakan ng ark. Pag sinabi ng Diyos, ang i-offer niyo ay lamb, lamb ang i-offer niyo. Pag sinabi ng Diyos, ang apoy lang na ilalagay dyan sa altar, sa temple, ay yung galing sa langit. Hindi yung galing sa kuskuro o galing sa kung anong ginawa niyong apoy. Strange fire ang tawag. Yun lang ang kailangan gamitin. So sa gawain ng Panginoon, merong mga bagay na prescribe ang Panginoon. Prescribe na music, ngayong hapon. Prescribe na mga activities, prescribe na ganto, ganto, ganto. At ang pinaka-safe ay maging safe dun tayo sa prescribe ng Panginoon. Example, pumunta tayo sa Mercury Drug. Pabili nga po ng gamot niyan, gamot niyan, gamot, gamot, gamot. Bakit ang dami niyang binibili, sir, na gamot? Hindi naman yan pinagbawal ng Diyos. Okay lang ba yun? Bibili ako ng lahat ng gamot na hindi pinagbawal ng Diyos at iti-take ko yun para gumaling ako. Siguro natatawa kayo mga nurse at saka mga doktor. Kasi malamang mamamatay kayo lalo nun. Mahalaga yung prescription. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, kung ano yung sinasabi ng prophetas, ni Ellen G. White, yun ang gagawin natin. Pag sinabi, ordinahan ang mga lalaki, ordinahan ang mga lalaki, huwag nang dagdagan. Diba? Yun. Kaya, yun ang ginagawa ng ating church ngayon. Study. Kailangan, dahil ang iba ay nalilito, kailangan natin intindihin ang nasa Biblia at gawin kung ano lang ang ayon sa Biblia. At nandyan ang blessing ng Panginoon. Okay. And the anger of the Lord, and God smote him before his error, and there he died in the ark. And David was displeased. And David was afraid. And so hindi na nila ginawa yung ark. And the ark of the Lord continued in the house of Obed-Edom, the Gittite, 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Ang lesson natin dito, pag ang ark ng Diyos, ang law of the Lord, ang character ng Diyos ay nasa ating bahay, the Lord will bless the household and everything in the household. Ang mga Bible, dapat natin binabasa. Ang mga batas ng Diyos, dapat tinuturo sa mga anak. Sabi ni Pastor kanina, ituturo ang mga anak sa mga anak, ang mga batas ng Diyos sa mga anak. Deuteronomy 6:7 at saka 7-8, ituturo. Alam niyo mga kapatid, sinabi ng marami sa Bible. Sa Bible kasi pag sinabi, totoo yan. Pag sinabi at sinabi ulit, mas mahalaga yan. Pero pag sinabi ng 4 beses, sobrang napakahalaga yan. At merong bagay tungkol sa families na sinabi ng Diyos sa Bible na napakahalaga. Kailangan natin ituro ang mga batas ng Diyos sa mga anak. Habang tayo ay natutulog, nakahiga, habang tayo ay nakaupo, while you seated, habang tayo ay naglalakad, at habang tayo ay kumakain, ikikwento natin yung mga ginawa ng Diyos ng mga miracle at yung mga precepts ng Diyos upang malaman ng mga anak. Okay. So yan ang the ark of the Lord, the law inside the ark of the Lord causes blessing in our household. Kaya, ang question, tayo pa ba ay nag-worship? Tayo pa ba ay nag-worship sa umaga, sa hapon? Ako po ay anak ng mga teacher sa ating institution. So simula, ang aking mga magulang ay working student sa PUC. Nung sila pa ay estudyante, at nung sila ay nag-asawa, ang tatay ko ay kinuha sa Nagaview. Doon kami ng 16 years. At ang pinakamagandang ginawa ng parents namin sa amin ay siguraduhin laging may morning worship at may evening worship. Sa morning worship, yung devotional. Sa evening worship, yung Bible stories ni Maxwell. Yung may mga picture. Ay, ang ganda nun. At nakikita ko mga kaibigan, pag meron akong iisip at meron struggle sa aking isip, yung aking isip ay bumabalik sa mga kwento na narinig ko sa mga worship. At saka narinig ko sa aking mga teacher sa Adventist Institution. Mga Bible teacher.
mga teachers sa elementary. Kasi yung mga kwento tungkol sa Bible, yun ang nakakapatuwid sa ating mga isip. Sa isip ng mga kabataan. Kaya sinasabi sa Bible, paulit-ulit, ituturo niyo ang mga aral ng Diyos sa mga bata habang kayo ay nakahiga, habang kayo ay nakaupo, habang kayo ay naglalakad, habang kayo ay kumakain. Ibig sabihin sa lahat ng bagay, anong ginagawa. Okay. So David went and brought the ark of God from the house into the city of David with gladness. Pag naiibalik ang salita ng Diyos sa mga tao ng Diyos, sa kanilang, sa gitna ng mga tao ng Diyos, sumasaya ang mga tao ng Diyos. Bakit? Dahil ang batas ng Diyos, the ark, the Ten Commandments, is received with gladness. Merong peace when we repent of our sins at sumusunod tayo at ang relationship natin sa Diyos ay klaro, meron tayong gladness. And it was so that when they bear the ark of the Lord, gone 6 paces, he sacrificed oxen and fatlings. Sacrifice naman, offering na naman. Hindi makakaligtaan ang offering sa revival and reformation. And David danced before the Lord. Okay. Yung dancing noon, iba na yung dancing daw ngayon, sabi ni Sister Ellen Joy. Kasi yung dancing noon, it is for the Lord, sabi ni David. Yung dancing ngayon, pangdiskuhan. It is glorifying self. Yung sarili mo ang gusto mong makita, hindi, you are not dancing out of joy from the Lord. Okay. Tapos nainggit daw yung, ayan, nung sumasayaw, ito mga interesting na kwento, nung sumasayaw si David in front of the Ark of the Covenant, in front of the Lord, yung kanyang asawa ay he despised Michal, yung anak ni Saul. She despised David. Bakit sumasayaw ka ng walang t-shirt? Sinanggal niya kasi yung kanyang ibang pananamit. So, nagalit si Michal. Sabi ni David, bakit ka nagagalit para sa Panginoon naman ito? Si Michal ay hindi nanganak hanggang siya ay mamatay. Ang lesson na makukuha natin dito mga kaibigan, pag ang ating mga kamag-anak ay nagsiserve sa Diyos, huwag tayong ahadlang. Pag gustong mag-join ng Voice of Youth, gustong mag-missionary, huwag tayong ahadlang. Sa mga gawain ng Diyos, magkaroon tayo ng takot sa ating Diyos. Okay. O yan po ang naging, therefore, Michal, the daughter of Saul, had no child until the day of her death. Huwag tayong ahadlang sa gawain ng Diyos. Okay. Ano pa? 9:45. Ang dami nito mga kapatid. David, si Jehoshaphat decided to trust God alone and their and the discouragement became joy. Wow. Hezekiah purified the temple. Okay. So pag merong revival and reformation, nalilinis ang temple. Nalilinis ang bahay, sambahan. Nalilinis ang temple of the Holy Spirit. Ano yung temple of the Holy Spirit? Ang ating katawan. Your body is the temple of the Holy Spirit. Kaya pala hindi tayo pwede kumain ng mga karumal-dumal. Dahil ang temple ng Holy Spirit ay kailangan ma-cleanse, kailangan malinis sa mga bagay na masasama. Kaya yung apple, kung nasawsaw sa lason, unclean na rin yan. Sa Bible ba yun? Yung apple, o kaya saging, pag sinawsaw nyo sa lason, clean pa ba yan o unclean? Naturalan, clean na yan. Sinasabi sa Leviticus, yung mga clean na bagay, sa verse 11, 34, 35, 36, 37, yung mga clean na bagay, kahit clean yan, pag na, ano ba, manok, o kaya isda, pag sinawsaw nyo yan dun sa Japan, di ba may nuclear, ano dun? Yung nuclear, yung nasira ng nuclear plant, pag sinawsaw nyo yan dun sa dagat sa Japan, yung isda na may kaliskis, clean pa rin o unclean na? Unclean. Very good. Yung manok, clean o unclean normally? Clean yan, di ba? Pero pag pinakain nyo ng feeds, na may feeds, may yung feeds ay may giniling na mga palaka at saka mga asong patay at saka kung ano-ano, clean pa ba yan o unclean? Pag pinakain nyo ng maraming antibiotic at saka mga gamot para mangitlog sila kahit walang asawa. Oh, sabi ni ma'am, unclean daw. Saan ang kakainin natin? Karamansi na lang.
Yung calamansi, pag naulanan ng asido. Okay, so, mas pinakamaganda talaga, magtanim ng sarili. Mabuti kayo dito, ang dami yung lupa. Magtanim ng sarili. Para sigurado nyo na yung manok nyo walang kinain. Puro lang bigas na clean, di ba? O kaya mag-alaga ng sariling isda. Para yung isda, sigurado na walang nakain na feeds. Kasi sabi ng GMA 7, Laguna Lake is not safe for humans. Bawal mag-swimming sa Laguna Lake. And fish. Bawal din yung fish mag-swimming sa Laguna Lake. Grabe naman yung GMA 7. Hindi yan spirit of prophecy. GMA 7 yan. Sa inquirer7.net. Type nyo sa Google. If Laguna Lake is not safe for humans and fish, so pag pumunta tayo sa Binyan or sa Santa Rosa, bibili tayo ng isda. May kaliskis naman. Clean o unclean? Tatanungin natin yung isda. Saan ka ba galing? Sa Laguna Lake? O sa... Taal Lake? O sa Taal, siguro mas maayos-ayos pa rin. Pero depende sa mga saan section. O sa Mindoro? Siguro sa Mindoro, mas malinis ang dagat. Pero sa US, alam niyo mga kapatid, sabi ni Ellen G. White, yung mga isda sa dagat, lumalangoy yan. Totoo naman, lumalangoy ang isda. So sabi ng news ng Forbes magazine, yung isda sa California, the California tuna has traces of radioactive material from Japan. Hindi yan spirit of prophecy. Hindi yan Ellen G. White. Hindi yan offshoot. Forbes magazine. Sabi niya, the California tuna has traces of radioactive elements from Japan. Paano nangyari yun? Nasa California sa kabila ng mundo. Yung Japan nasa kabila ng mundo. Ang explanation, ang isda lumalangoy. Lumalangoy sila, paikot minsan. At yan ay in-explain ni Sister White 150,000 years ago. Na ang isda lumalangoy. Totoo naman, lumalangoy. At kahit na malinis sa Mindoro, tatanungin mo pa rin yung isda, galing ka ba sa Manila Bay? Galing ka ba sa Japan? Yan. Kailangan natin masigurado ang kalinisan. Dahil ang temple ng Diyos has to be pure. The temple was purified. Got rid of idols. Idols ng tiyan. Idols ng panglasa. Idols ng lust of the flesh. Idols of lust of life. And yan, napakaganda. Gustong gusto ito ng ating mga leaders. Sa panahon ni si Hezekiah, Mount Revival and Reformation automatically gives tithes to the temple. Wow! Sinasabi ko na kanina sa inyo, ang pinakamagandang gawin sa pera ay ipadala sa langit. At pag may revival and reformation, yung mga hindi nagtatithe ng ilang taon, kinukompute nila lahat yung kanilang utang sa Panginoon at dinadala nila sa temple ang kakapal ng mga envelope. Diba? Yun ang nangyayari sa Hezekiah. Sabi sa Malakay 3. Tingnan natin, Malakay. Malakay 3 verse 7. Even from the days of your fathers, ye are gone away from my ordinances. Maraming backslider. And I will return. Oh, and have not kept them. Marami ba tayong utang sa Panginoon? Marami ba tayong hindi sinusunod na mga utos ng Panginoon? Yang nasabi sa Malakay 3, noong unang panahon pa, ye have gone away from my ordinances and have not kept them. Return unto me. Praise the Lord. Merong paparaan, hindi tayo dire-diretso sa impyerno. May paraan kung paano bumalik sa ating Panginoon. Return unto me, and I will return unto you. Wow! When we return to God, God also will return His heart to us. And magkakalapit ulit tayo ng Diyos. Mga napakaganda. Ano ang mas mahalaga? Posisyon o Diyos? Pera o Diyos? Bahay o Diyos? Kaya pala yung mga sobra-sobra ang bahay. Sa Acts, binenta nila yung sobra-sobra nilang bahay. Nasa Acts, they sold all their extra. Lagyan ko lang na extra. Kasi baka huwag niya nagbenta yung iisan yung bahay. Yung mga na touch ng Holy Spirit, na sobra-sobra ang kanilang mga ari-arian. Houses and lands, in Acts, they sold. Bakit?
Because they found the pearl of great treasure. Pearl of great treasure. Pag meron kayong lupa na nakita, nakita niyo may bintong sa ilalim. Binenta nila yung kanilang bahay para lang mabili yung lupa dahil alam nila mas malaki yung ginto doon sa ilalim. Ang pearl of great treasure, yung ginto na yun, ay si Jesus Christ, ang kaligtasan. Pag nakita natin, naintindihan natin ang kaligtasan, lahat ng mga bagay ay walang silbi versus ng kaligtasan. Okay, ano nangyari? And I will return to you, saith the Lord of hosts, but ye said, wherein shall we return? Mayayabang sila. Hindi nila alam ang batas ng Diyos. Anong aming kasalanan? Anong aming pinagsisisihan? Pagsisisihan. Minsan, may mga tao ng Diyos. Akala natin matuwid na tayo. Kasi hindi natin alam ang palatuntunan ng Diyos. Dahil nakalimutan natin ang batas ng Diyos. Akala natin matuwid na tayo. Kaya ang sabi dito, anong gagawin namin? Wherein shall we return? Anong aming kasalanan? Ang sabi ni Malakay, will a man rob God? Yet he have robbed me. Alam niyo mga kaibigan, ang difference ng robbing at saka ng stealing. May difference yan. Sa Tagalog, hold up at saka pagnanakaw. Alin ang mas malala? Yung hold up o yung pagnanakaw? Hold up. Kasi baka mamatay ka doon. Yung pagnanakaw, wala ka sa bahay. Nanakaw mo, tulog ka. So sa batas ng US, mas malaki yung parusa ng robbing. Ngayon, ang sabi sa Malakay 3, hindi tayo, we did not steal from God. We rob God. Harap-harapan, kinuha mo yung pera ng Diyos. Yung tithe ay sa Diyos. The tithe is the Lord's. Sabi sa Bible, will a man rob God? Yet he have robbed me. But you say, wherein have you robbed me? In tithes and offerings. Akala ko tithe lang ang sa Diyos. Pati para offering ay sa Diyos. Naku. Okay. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring you all the tithes. Ano yung curse, mga kapatid? Tayo ba ay nag-iipon, pero wala tayong naipon? Yan yung mga curse. Pag naglalagay daw tayo ng pera sa basket, yung basket may butas sa ilalim. Hindi nakakaipon. Pero pag tayo nag-tithe and nag-offering, there will be blessings na hindi na magkasya yung gamit natin sa ating bahay. Yung mga pagpapala ng Diyos. Ang solusyon, mabuti na lang may solusyon. When the law of the Lord, when the word of the Lord comes to the people, there is rebuke. But when the law of the Lord, when God's word comes to the people, there is a solution. Praise the Lord. Ang solusyon, ang pinakamahalaga, bring ye all the tithes into the storehouse. Wow! Meron palang idea ng storehouse. Hindi lang, sige, tutulungan ko na yun, yung tithe, ipapadala ko doon. Hindi doon ang pagdala ng tithe. Sa storehouse. Ang storehouse natin ngayon ay yung conference. Yung local church natin, pinapadala yung tithe sa conference. Merong idea ng storehouse. Hindi lang basta papadala kung saan-saan na naisip natin. Merong storehouse. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now, very good. Saan ginagamit ang tithe? Para sa pagkain ng mga taong nakadedicate sa gawain ng Diyos, katulad nila Pastor Bong. Lahat ng mga pastor natin sa CMC, sa NPUC, sa buong church, ay tithe ang kanilang ikinabubuhay. Yan ang ordained na structure ng stewardship sa Bible. And if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it, and I will rebuke the devourer for your sake, he shall not destroy the fruits of your ground. Yung mga fruits, mas walang. Maraming kwento na mga tithe payer na yung kanilang lot lang ang hindi pinuntahan ng mga locust. Yung mga nagtatalim ng, ano ba yun, root crops, nasusunog ang kanilang ano, pero nakita nila in the last, sa pagkatapos ng maraming buwan, sila lang ang may anim. Okay, and shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Parang sinasabi dito, hindi mapepest yung mga prutas at yung mga anim natin kung susundin natin ang mga batas ng Diyos. Kung susundan natin ang mga batas ng kalusugan, walang maha-heart attack.
Kung susundan natin ang batas ng kalusugan, wala dapat magiging sakit na katulad ng mga sakit ng mga Egypto. Sabi sa Bible, if you will keep my covenants, you will not get sick like the people in Egypt. Ngayon, yung mga hinukay ng mga mami sa Egypt, tinignan nila kung anong mga disease. Ayun, arthritis, heart, lungs, cancer, etc. Bakit tayo nagkaka-cancer? Bakit tayo nagkaka-arthritis? Bakit tayo nagkaka- kung ano-anong sakit? Dahil, baka pareho na yung ating kinakain. Akala natin, vegetarian. Yun pala yung oil nun, galing sa baboy. Akala natin, vegetarian. Yun pala yung mga nilahok dun, eh galing din dun sa mga bagay na hindi the best. Kaya, kailangan natin sundin dahil ang batas ng Diyos ay batas. Mga kaibigan, marami akong mga kaibigan na mga pastor, na mga elders, na mga matatanda sa iglesia, na mga mas nakaka-advance pa sa akin, sir, sa pananampalataya. Pero ang observation ko, kahit sino ka, walang nirerespeto ang batas ng Diyos sa kalusugan. Kahit sino kang authority ng church, pag hindi ka sumunod sa kalusugan, ako ang naghahatid sa hospital sa mga kaibigan ko. At hindi yun maganda. Hindi yun maganda. Kahit pa tayo gaano katanda sa iglesia, gaano pa kataas ang posisyon natin, gaano pa karaming PhD na meron tayo sa theology, pag hindi tayo sumunod sa batas ng kalusugan, tayo ang nagsasuffer. Kaya, blessing ang batas ng kalusugan. And all nations will call you blessed, for ye shall be a delightful land. Wow! Revival and reformation is a blessing. It's a corporate blessing. Makikita ng Diyos, ng mga tao na pinagpapala ng Diyos ang mga sumusunod sa Diyos. Alam niyo mga kaibigan, pagod na ako magsalita at saka pagod na rin kayo makinig. Pero ang point ng revival and reformation, ang point ng great controversy, ang point ng mga batas, ang assertion ni Satanas, ang batas ng Diyos ay hindi pwedeng sundin. Ang pinatunayan ni Jesus Christ, ang batas ng Diyos ay pwedeng sundin. Ang sabi ni Satanas, ang law of God is cannot be followed. Sabi ni Jesus Christ, it is possible to follow. Ngayon sa great controversy, ang tanong, nakatingin ang mga angels, nakatingin ang mga occupant ng ibang mga planets, nakatingin ang ibang mga tao, pwede bang masundan ang mga batas ng Diyos? At yun ang mission ng Seventh-day Adventist Church. Papatunayan natin, sabi sa Spirit of Prophecy at sa Bible, in the last days, there will be a people who will obey God's commandments. Papatunayan sa buong mundo na ang mga salita ng Diyos ay pwedeng masundin. At yun ang pinagtutulungan natin. Kaya kailangan natin mag-revival and reformation para tayo ay ma-educate kung paano natin susundin dahil ito ay para sa ating blessing. Ayan mga kapatid, ang marami pang mga revival and reformation. The Bible is full of revival and reformation. Ang challenge ko sa inyo mga kapatid, basahin natin ito when we have time. Make time for revival and reformation in our homes, in our churches, and wherever we go in our lives. It should become not an event, but a lifestyle. Lifestyle. Prayer, Bible study, repentance, humility, health reform, ano pa? Lahat ng mga nasasabi sa Bible and sa Spirit of Prophecy. Thank you po, and may the Lord bless you spiritually with understanding and zeal in obeying His commands. Thank you po. Tawagin mo natin si Brother Edison para sa